Sorry, Mari. Okay, okay, okay. Go. Tsaka, ano, galing na galing talaga ako sa kanya bilang artista. So, sa totoo lang, medyo kinakabahan ako eh. Medyo kinakabahan din ako. Parang feeling ko she will keep me on my toes. Okay. Alam mo na parang, it's going to be a healthy competition for both of us. And sa totoo lang, sa akin nag-resonate yung character ko talaga. Parang she's very close to who I am in real life, si Marielle. And feeling ko si Dina, yung character ni Angelica, medyo may pagkakapareho din sa kanya. Okay. So makikita mo yung dynamics namin sa totoong buhay, diba? Makikita nyo siguro sa, somehow, makikita mo yung reality dun sa pelikula when you get to see it. Although hindi pa kami nag-shoot, so I can't really tell yet. Pero sa tingin ko yun yung mangyayari. Bea Alonzo at Angelica Panganiban kasama si Richard Gutierrez may bagong pelikula. Sa tagal ng ka-love team ni Bea si JLC, si Angelica naman ay naging controversial ang relasyon nila bago pumasok si Ellen Adarna sa eksena. Ang bagong pelikula ay sa direksyon ni Direct May Cruz sa panulat ni Vanessa Valdez under Starz Cinema. Sa interview nga kay Bea, nabanggit niya dito ang nakita niya pagbabago kay John Lloyd Cruz. Ang nabanggit niya sa akin, masaya naman siya. So, parang, yeah. Mm-hmm. Although syempre I can't really ano kasi hindi ko naman alam fully. Mm-hmm. Medyo natatap lang nung conversations namin but hindi ko talaga alam what really happened. Alam ko lang masaya siya and you know what, he seemed happy at and least, content. He seemed okay. Mm-hmm. So medyo hindi naman kami, we never lost contact. Hindi naman kami ever yung hindi nakapag-usap na. Once in a while talaga magte-text yan, kamusta ka, ako rin, ganun sa kanya. Okay. But, pero hindi na syempre yung kagaya dati na lagi kami nakikita na alam ko kung ano yung nangyayari sa kanya. So I was happy when I got to work with him again. I was happy to see na okay siya. Tsaka, grabe yung maturity niya. I guess yun din yung nabigay sa kanya ng fatherhood. Ito, grabe yung maturity niya. I'm proud ako dun sa nakita ko ulit. Mm-hmm. Tsaka may another layer to his personality na nakita ko. And for somebody who was able to witness him grow up or siguro yung mature, I feel like it was a privilege for me na nakita ko yung bawat that stage ng buhay niya. At sa huli nga, saktong dumaan si Angge at sinabi ni Bea na ito nga daw dapat ang magbigay ng pahayag na sinagot naman ni Angelica ng peace sign at heart finger. Siguro ito dapat ang tanongin natin. Okay, man. So yun, para sa akin, privilegio yun. Na, talagang ano, nakita ko na may another layer. Alam mo, hindi ko, parang may mga nagsasabi sa akin na namimiss nila kami makita sa big screen together. No? Pero hindi ko inakala na ganun yung magiging effect ng ad. Hindi pa nga na nila nakikita yung actual ad, no? Inakita pa lang nila yung sa akin pa lang. But nakakatuwa na dahil dun sa mga nag-picture, mga spotted na pictures namin dalawa. Ganun na yung reaction. So, sana talaga, I'm wishing na talagang may mai-offer sa amin na tamang pelikula that would make him want to do it and come back to filmmaking. Well, actually, hindi naman come back because hindi sabi niya hindi nga siya tumigil kasi ngayon nga meron siyang ginagawa. I think, I don't know if pwede ko na i-discuss. Nabanggit na ni Teodo. Meron siyang ginagawa. So, sana meron talagang mag-land sa lahat namin na magandang script na para gusto niyang gumawa ulit ng pelikula with me. For more Chika updates, please subscribe to Manila TV. Share your views and comments below. Hit like and click the notification bell. Thanks for watching!